Okay, nasa kabilang linya po ang atin pong makakasama ngayong umaga sa ating programa, Police Lieutenant Ferdinand Perez Jr., Deputy Chief of Police ng Quezon Municipal Station. Sir Perez, good morning. Magandang umaga po, sir. Ayan. Oo, at unang-una, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob po ninyo sa ating programang Kapihan at Balitan. At siyempre sa ating himpilan, DWAY 1332 Sunshine Radio. Pwede muna kayong magbigay pugay sa mga kababayan po natin sa Quezon at sa buong probinsya. Uli po, magandang umaga po sa lahat po ng tagapakinig ng ating programa ngayong umaga. Sa ating pong acting provincial director, Police Colonel Jaime Santos, magandang umaga po. Sa ating pong buting mayor ng Quezon, Mayor Mariano Cosato Boyetoson. At good morning po. At sa aming chief of police, Police Captain Major T. Pareha. Ayan, magandang umaga po sa lahat. Ayan, okay. So maraming good morning din po sa lahat ng iyong binati, Police Lieutenant Ferdinand Perez Jr., sir. Okay, so ano po yung may babahagi po ninyo sa amin ngayon? Actually, napakarami po, napaka-busy po yung mga kapulisan po natin. Kagaya kahapon na Lieutenant Perez, sir, yung atin pong NEPO ay tumulong sa paglilinis sa Barangay Sangitan West. Kayo po ba sa Quezon na meron din po kayong lugar na pinagganapan ng paglilinis, sir? Tama po yan, Sir Jordan. Dito po sa atin sa bayan ng Quezon, regular po kami nagkakandak ng paglilinis sa opisina. Mm-hmm. Pero katuwang po namin, lalo na po sa mga ating mga barangay, nagpupunta po kami sa iba't ibang barangay, particular dito po sa atin sa Barangay Santa Clara, Barangay San Miguel. Tulong po at katuwa ang ating mga barangay opisyal. Ayan, okay. So, dalawang barangay po yung nabigyan na po ninyo ng serbisyo ng kalinisan, na Sir Freddy? Opo. Ayan, okay. At unang-una, inumpinisaan po ninyo sa istasyon po, di po ba? At nakakatuwa po na yung mga kasamahan po natin sa kapulisan, talagang tulong-tulong sa paglilinis ng istasyon. Tama po, Sir Jordan. Ito po kasi is aligned sa ating programa ng ating mahal na PNP para po ma-maintain po ang kalinisan. Ito po is ang primary objective po nito is pagpasok po ng kliyente sa ating mga police station, sa ating mga compact. Talaga pong kaya-aya at malinis po para po mas ma-encourage po sila at mas mapataas pa po ang tiwala sa kapulisan. Particular po, at tugon po nito is makapag-render po kami ng mas magandang serbisyo po sa ating mamamayan. Ayan, oo. At talaga naman nakakatuwa, no? Meron pa nga tayong nakita, sir, yun pong ibang PS po natin, naka-live ba sa Facebook or naka-record and then naka-post sa Facebook, na natutuwa naman po tayo para nang sa ganun ay ma-inspire din yung hindi lang yung mga kapulisan po natin, kundi yung mga kababayan po natin na maglinis. At kagaya sa ginagawa po ng PNP po ngayon, nakikipagtulungan sa barangay para maisaayos, magawa yung kalinisan po sa barangay po natin. Tama po yan, sir. Particular po sa kalinisan na ating minimaintain ngayon, continuous pa rin po ang ating barangay bayanihan. So ito po yung counterpart namin, o ito po yung initiative namin na ng kapulisan na sa pantry. So ito po yung tinawag naming barangay bayanihan, kung saan po is nakapagkandak na po kami ng 12 activities, which is 170 beneficiaries. Mm-hmm. Totoo lang po, hindi lang po dito sa harap ng police station, sa likod ng munisipyo, kami nagkakandak. Bagkos talaga po nakikipag-coordinate po kami at nakikipag-collaborate po kami sa ating mga different barangay chairman para po mas mabigyan po ng tulong at food packs yung ating mga mas mahihirap po kababayan. At, sa katunayan po, pumupunta po kami sa barangay
para po personal at minomobile po namin yung aming mga food pack para po personal na ibahay-bahay yun pong mga simpleng mga pagkain po para po sa mga kababayan po natin medyo kapo sa buhay. Ayan, oo. At kitang-kita nga po sa ating Facebook live ng DWAY 1332 yung mga pictures ng ginagawa po ninyong aktibidad. Tsaka, mas maganda nga actually sir yung ginawa po ninyo ngayon, na yung barangayanihan ginawa ng PNP as compared doon sa mga ginagawang barangayanihan dati. Hindi naman natin sinasabi na hindi maganda yung initiative ng mga ibang nag-initiate po noon. Ang pinupunto lang po natin dito kung kayo po yung gagawa, although added trabaho nga parati kong sinasabi, pero nasisiguro naman natin na mas maayos at may disiplina yung mga tao para nang sa ganun maiwasan po yung pagkalat po ng COVID-19. Police Lieutenant Perez, sir. Tama po, sir. Ito po kasi sa pagsasagawa natin ng barangabayanihan, minimaintain po natin, sisigura po natin na yung talagang enforcement ng protocol pagdating sa pandemya. Lalo na po, yung pong ginagawa namin ay bahay-bahay, ito po is nakakalimita sa paglabas po ng mga tao at the same time, hindi po magiging crowded yung ating barangay bayan, yung ating pantry. Mm-hmm. Dahil po, na-locate na po natin kung sino-sino po yung mga bahay na mas karapat-dapat pabigyan ng tulong, talaga pong pinuntahan po natin sila. Ayan, oo. At kumbaga, hindi na mag-exert ng extra effort yung mga kababayan po natin na pumunta pa ano po sa munisipyo para kumuha dun sa pwesto po ninyo sa harap po ng munisipyo po ng Quezon po ba yon na sir? Bali po ang istasyon po ng Quezon is nasa likuran po ng munisipyo ng Quezon, sir. Ayan, so doon po yung isang barangayanihan pantry po ninyo, doon po naka-station, nakalagay. Opo, yun po yung regular namin and then nagka po naka-ipon po kami ng mga donation mula po sa mga mababait na mga medyo may kakayahan sa buhay. Mm-hmm. Talaga po na kino-coordinate po namin sa mga barangay po na mas nangangailangan. Ayan, okay. So, ibig sabihin po pala, pag meron na pong available, kino-coordinate na po ninyo sa mga kababayan po natin or sa mga barangay po natin para sila na sila pwede na pong pumunta doon po sa himpilan. Tama po yan. Pagka po meron na po kaming naipon, dinadala po namin sa barangay. Doon po kami nag-handa. So, hindi lang po sa harap ng istasyon kami nagpapamigay, kundi dinadala rin po namin sa barangay. Particular po, binabahay-bahay po namin yan sa tulong po at suporta ng mga barangay captain po namin. Ayan, oh. So siguro talagang sabi ko nga po, mula po doon nang nag-umpisa yung COVID-19 last year, nadagdagan po yung trabaho po ninyo, mas napapadalas po yung mga checkpoints, tapos ano pa ba? Meron pa yung, of course, yung parati po ninyong pagpapaunawa sa mga kababayan po natin ng pag-observe ng mga health protocols. So, kumusta po ba yung implementation po natin, Police Lieutenant Perez, doon po sa mga COVID measures naman po? Kasi minsan may nababalitaan pa rin po tayo, mga kababayan po natin, medyo matigas pa rin ang ulo. Pagdating naman po sa ating enforcement sa ating pandemya, nagpapasalamat po kami sa lahat ng barangay captain po kasi talaga pong napa-aktibo po nila sa pag-partnership sa pulisya ng Quezon sa pagkakandak po ng information dissemination o yung pagbabandilyo. Ito po yung pag-announce ng per barangay sa mga latest protocols and rules and regulations paukol sa pandemya. At the same time po, nagme-maintain din po tayo ng apat na control points para po mas mapanatili po at mas maprotektahan ang ating mga kababayan laban po sa pandemya. Ayun, opo. At talagang napaka-importante din po yung cooperation po ng mga barangay captains po natin ano po, sa panahon na ito po ng pandemic. So, dyan po ba sa Quezon, wala pong mga tigasin ng mga
kababayan po natin na kailangan pang paalalahanan para magsuot ng face mask, face shield pag nasa labas po ng kanilang mga bahay. Sa totoo lang po, meron po kasi kaming ini-enforce na municipal ordinance o yung MO number 3. Ayun. Ito po is na-create last year. Opo. So, masabi po natin na lahat naman na po ay sumusunod dahil po isang taon na rin po ito ini-implement at talaga naman pong noong una po hanggang sa ngayon, may naitala po kami na total of 1,840 violators. Nako. Para po sa particular municipal ordinance po na ito. Mm-hmm. At ang medyo mabigat din po kasi ang fine o ang pagbabayad po once po na naka-penalty, tama po. Mm-hmm. Na nakapatong po dito. So, suspense po, pagka walang face mask is 1,000. Mm-hmm. Particular pa po, kung wala ka pa pong face shield, 1,000 pa rin po yun. Mm-hmm. So, talaga pong sa simula pa lang po, talaga pong naipatupad na po natin ito sa tulong po at sa initiative po ng ating local government sa mamumuno po ng aming mayor, Doyet Hoson. Talaga pong implement po natin ito at nakabuti naman po dahil talaga po naman na mababa po ang naging kaso dito po sa bayan ng Quezon paukol sa pandemya. Natakot yung mga kababayan po natin na ma-penalize, ano, 1,000 ba naman, siyempre, mahirap yon. Tama po, medyo mabigat po talaga yon sa ating mga kababayan, lalo na po dito po sa bayan ng Quezon. Mm-hmm. Ang particular po na hanap buhay is pagsasaka. Mm-hmm. Meron po ba halimbawa, may case po ba kayo na talagang walang pambayad nagboluntaryo na lamang maglinis or mag-community service sa police station? Meron po. Actually po, yung pong sa mga oras po ng gabi, yung mga nahuhuli po sa curfew hour natin na wala pong mga pambayad, sila po ay pinag-report po kinabukasan para po maglinis sa compound po ng munisipyo ng Quezon. Ayun, para naman kahit papano madala, ano sir, at para naman sa kabutihan po ng lahat 'yon kasi kung magiging lenient naman yung kapulisan po natin baka ulit-ulitin pa. Kagaya ng nabanggit mo, nagkaroon po ng magandang epekto dahil mababa po yung kaso ng COVID-19 ngayon sa Quezon, sir. Ilan na po ba yung ilan po ba yung aktibong kaso ngayon ng COVID-19 sa atin pong bayan? Sa ngayon po, Sir Jordan, meron po tayong 8 active cases. Mm. Pero kahapon po is ngayon po is naging 7 na lang po. Naka-graduate na po or naka-recover na po sa municipal quarantine facility po yung isa. Ayun, at sana tuloy-tuloy po yung pagbaba. At sa pakikipag-cooperate mo ng mga kababayan po natin, syempre, not all the time naman, sir. Andyan po ang kapulisan po natin na ipaalala po sa kanila na magsuot ng face mask, ng face shield, social distancing, di ba? Although, alam naman po natin, yun po ay na-incorporate na po sa trabaho ng ating kapulisan sa tuwing kayo po umiikot. Ano po, sir? Tama po. Patuloy pa rin naman po. Araw-araw po kami pag-iikot sa bawat barangay para po patuloy po masubaybayan at masigurado po ang enforcement ng ating COVID-19 rules and regulations. Ayan. Ang naging tawag dito, naging mainstay sa inyong trabaho po ngayon na Sir Perez ay yung unang-una. Yung sa COVID-19 tsaka ngayon yung sa barangay Anihan, ano po, plus yung barangay Linis Barangay. Kumusta naman po yung ibang aspeto ng trabaho po natin, anti-criminality campaign po ng municipal police station po ng Quezon, sir? Paukol naman po, sir, sa anti-criminality effort natin. Patuloy pa rin po ang checklist natin at sa beses isang araw. Para po i-enforce ang iba't iba pong batas, particular ang municipal ordinances. At the same time po, meron po tayong open na sika, particular po sa gabi. Mm-hmm. O sa mga oras po at saka sa mga lugar na mas madalas po na maraming tao. At the same time po is mga madidilim pong lugar. Mm-hmm. Ito happen lang po na kagandahan dito sa Quezon, sa initiative po ng mga bawat barangay, marami po tayong CCTV na malaki pong tulong para po ma-prevent
malutas po ang ukuran sa any crime dito po sa bahay na kayo. Meron po bang mga cases po kayo na naitala, Sir Perez? Regarding po sa accomplishment po namin sa illegal drugs, meron po kaming 11 na accomplishment. Ito po is yung patuloy po nating kampanya laban po sa mga drug syndicate and drug personalities dito po sa bayan ng Quezon. Patuloy pa rin po ang ating anti-gambling operation. Sa katulayan po, meron po tayong number 9, 10 na activities o accomplishment tungkol po sa anti-illegal gambling. Pagdating naman po sa campaign against those firearms, sa tulong po ng ating mga barangay, sa patuloy po na pag-remind sa kanila na mag-surrender kung sakali po na may mga unlicensed o mga hindi po lisensyadong baril, meron po kaming 7 accomplishment. At sa wanted person naman po is naka-aresto po kami ng 7. Ito po is mula January up to date, sir. Ayan, oo. Sige, balikan po natin yung campaign po ninyo sa illegal drugs. Tama po ba yun? 11. Ito po yung mula January din po, sir, hanggang sa ngayon? Apo, hanggang sa ngayon po, sir. Doon po sa 11 na yun, ano pong drug, sir, yun pong involved? Kalimitan po, dito po sa 11 po nito, puro po shabu. Shabu talaga, ano? At meron po bang nahuli at nagkaroon po ba ng encounter dito sa 11 na drug operations po, sir? Sa kabutiang palad naman, sir, wala naman pong encounter na nangyari dito po sa 11 na accomplishment po na ito. More on bypass operation po ang nangyari. So may actual pong bilihan at sila po ay nahuli at nakasuhan. Ayun po ay naharap po sila sa kaso ng paglabag sa Dangerous Drug Act, Section 5 and Section 11. Tiga saan po itong mga involved ng sa kaso, Lieutenant Perez, sir? Kalimitan po kasi ang mga huli po namin is galing po sa mga bayan ng Gimba, Kabanatuan, at saka po dyan sa Talavera. Sila po yung mga nagdi-deal o nagbebenta dito po sa bayan ng Quezon. Ang mga dayo lang naman po, usually mga dayo po ito. Ayan, oo. At sana naman yung mga kababayan po natin, you know, magtanda na at mag-iba na ng linya ng hanap buhay. Kasi siyempre, buti nga kamo sa inyo, sir, kamo, payapa silang sumuko, hindi nag-resist ng arrest. At talaga namang hindi magpapabaya ang atin pong kapulisan. Doon po sa ano, sir, sa... ito pong mga kababayan po natin na nagsusugal pa rin kahit alam naman nila meron po tayong pinagbabawal po ng batas laban sa pagsusugal. Ano pong klaseng sugal itong ginawa ng mga ito? Usually po, ito po is tong-its. Ang common po nagiging dahilan po ng ating mga kababayan is yung pag-ilibang daw po during pandemya. Kaya po patuloy po kami nagsasagawa ng mga information drive sa tulong pa rin po ng mga barangay na patuloy pong informahan ng ating mga kabarangay, kababayan dito sa bayan ng Quezon pagdating po sa bawal po talaga ang kahit anong klase ng sugal dito po sa bayan ng Quezon at sa buong Pilipinas po. Pag yung binanggit mo, sir, yung palipas oras, ano, oo nga naman, medyo mahirap po talaga ngayon, naka-quarantine yung mga tao, naka sa loob lang ng bahay, hindi basta-basta nakakalabas. Pag no money involved, sir, yun parang laro-laro lang, inaalaw po ba natin yun? Actually, sir, dun po sa no money involved, hindi po naman siya kasi masasabi na sugal. So, once po kasi na ang paglaro ng baraha ay nalagyan po ng height na ano amount ng pera, sila po siya papasok sa pagiging sugal. Pero, ayun. So, para wala naman po kami nakikita na naglalaro lang o wala po kami nahuli na naglalaro lang po na plain na baraha na ala pong involved na pera. Ayan, oo. Sana maghanap na lang ng mga kababayan po natin, ibang pamamaraan para maglibang, ano? Baka pwedeng tumulong sila sa inyo sa paglilinis kung sakasakali, kung sila po yung
tawag dito, naiinip. So, yun. At yun pong ano, sa loose firearm naman tayo, sir. Ito po ba yung mga talagang loose firearm o ito na po yung mga na-expire po yung lisensya at hindi po na-renew? Ito po is talagang loose firearms po, sir. Ito po usually, ito po ay mga nakita o natagpuan ng mga barangay talog, barangay official, na halo po ito na personally po na sinurrender po para po for safekeeping. Kaya naman po isi-surrender po talaga dahil minsan po iba natagpuan po sa gilid ng farm po nila o ng kanilang tumana. Mm-hmm. So yun po yung mga cases po regarding sa loose firearms po natin. Ayan, okay. At least in general, sir, mukhang maayos naman yung peace and order situation natin sa Quezon. Tama po yan, sir. Ayan, okay. Police Lieutenant Ferdinand Perez Jr., sir, baka meron pa tayong hindi nabanggit na pag-usapan na gusto po ninyong ibahagi sa mga kababayan po natin. At tsaka, siyempre, yung inyo pong panawagan, mensahe sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na po ngayon, panahon pa rin po ng pandemic. Tama po. Muli po, kami po sa Pulisya ng Quezon ay nag-remind o nagbibigay ng patuloy na informasyon para po sana tigilan na po natin ang kahit anong klase ng sugan, tigilan na po ang droga, at makipagtulungan po para mag-report ng crime dito po sa ating bayan. Same time po, patuloy pa rin po, existing pa rin po ang implementation natin ng social gatherings. Mm-hmm. Ito po is alinsunod sa municipal ordinance po na nilabas po ng ating mahal na mayor. At the same time po, sarado pa rin po ang ating mga lahat po ng resort dito po sa bayan ng Quezon. Mm-hmm. Para po mas patuloy po mapangalagaan at mapagtahan ng ating mga kababayan laban po sa COVID-19. Ayun. Okay. So, sir, bago ka magpaalam, batiin muna natin yung mga nakasubaybay po sa atin. Si Ate Hilda Sangki, Sir June Garcia, ayan, kapartner Nelson, si Ma'am Marites Giao, ayan, bubabati ng magandang umaga, yung mga Giao family ng Cabanatuan at ng Pampanga, tsaka yung ating mga tropa dyan sa Quezon na Municipal Police Station, Sir Perez. Apo, muli po, maraming salamat po at magandang umaga po, Sir Goldman. Ayan, okay, so maraming salamat. Ano po, kumusta na rin po, ano, Police Lieutenant Perez, sir, si Police Captain Melchor Pereja, yung atin pong Chief of Police, at sa lahat po ng mga kasama po natin sa Pulisya ng Quezon. At yan po mga partners, Police Lieutenant Ferdinand Perez Jr., Deputy Chief of Police ng Quezon. Maraming salamat sa pagbabahagi ng mga ginagawa ng ating kapulisan.